Good morning guys! For today's video and for today's vlog po ay isi-share ko po sa inyo ngayong araw kung ano yung gagawin namin dito sa bahay. Since yung mga anak ko po ay pumasok na sa Udine Chief, ang Udine Chief po dito ay yun yung parang daycare. Daycare, paalagaan ng mga bata or paaralan na rin ng mga bata na maliliit. Doon pumasok na yung mga anak ko. Kaya wala kaming kasama dito sa bahay ngayon. Then since yung asawa ko nandun siya sa labas, tatali siya ng talahib para panlagi sa puksuhan namin. So, sa mga susunod na vlog ko, baka ma-share ko din po yun sa inyo. So, ngayon, kasama ko si Mama and si Papa, ang ingay ng refrigerator namin dyan sa likod. Kaya medyo maugong. So, ito ngayon, sa labas, nandyan sila Mama. Nagtatrabaho kami ngayon dito. So, isasama ko po kayo, kaya nakaready na rin ako. Ang suot ko ay makapal, kasi alam niyo naman dito sa Korea ngayon, ang klima ay malamig na. So, ngayon po, isasama ko po kayo. Dyan lang po kayo and keep on watching. And share ko na rin sa inyo to. Total, andito naman ako sa labas bago ko pumunta dun sa sili. Ayan. Ito yung jujubee. Yan yung ano na nga tawag dito, jujubee dito sa South Korea. Nakalimutan ko na yung pangalan niya sa Hangul. So, ilalagay ko na lang dyan sa gilid. Mabilis talagang maano ang adjuman nyo, makalimot. Since nung nanganak ako ng cesarean, ewan, naging ganto na ako. Parang ang bilis kong makalimot. So, ito yung dinry na namin siya dito. O, yan o. Diba? Ah, yun, dechu. Okay, naalala ko na. This is a dechu in South Korea is jujubee. Pero, may isa pang tawag dito sa English. Not, hindi lang siya jujubee. Meron pang isang tawag dito in English. Nakalimutan ko lang din kung ano. So, ayan, dinry na namin siya. Isinabay namin siya habang nakadry yung sili. Diba, naging ganyan na yung kulay niya nung madry na siya. Ginagamit to lalo na kapag nagluluto ang Korean ng samgyetang. Yan, samgyetang. Isinatawag to sa samgyetang. Ayan. Ginagamit yan. Nilalagay siya doon. Yan, ito yung sangkap niya rin doon na importante yung nilalagay sa samgyetang. Ang samgyetang dito sa South Korea ay niluluto tuwing sobrang init ng panahon. Nagluluto sila ng samgyetang. Meron yung tawag sa Korean. Pero napaka-importante nun, basta kumakain sila ng samgyetang kapag sobrang init talaga ng panahon. Yun yung ano nila dito, yung parang ano na rin, parang tradisyon. Hindi naman totally lahat ay gumagawa ng ganito, pero parang may pagka-tradisyon na rin, 'di ba? Yan, na-share ko na rin sa inyo. Sobrang daldal ko talaga, no. So, tara na. So, ayan po yung sili na pinitas nila mama ko nung isang araw. So, hindi po ako kasamang namitas dito. Sila lang po ni papa at saka ni mama yung namitas nito. Kasi nandito yung mga anak ko nun, araw ng Sabado. Sabado ba yun? Linggo. Sabado. Sabado. Kasama ko yung mga anak ko, binantayan ko sila, naglalaro sila sa playground. Pero sila mama ko lang yung namitas nito. So, ngayong araw, yun yung ginagawa namin dito sa bahay. Tinatanggalan po namin siya ngayon ng sungot. Mga ganito po. Ayan. Yan yung tinatanggal namin dito. Tinatanggalan namin siya isa-isa. Ayan. Sayang din po kasi ito. Last na pitas na po ito. Ayan. Yan po yung ginagawa namin. Tinatanggalan namin siya. Tapos, minsan, kapag medyo may mga sira, ayan, tulad nito, ayan, tatapon na po namin yan kasi hindi na siya pwede. And then, kapag meron naman pong mga konting dumi, yun po yung ginagawa namin. Pinupunasan namin siya. So, yan yung aming trabaho ngayong araw. Tanggalin yung mga sungot, tapos pupunasan, pipiliin yung may mga sira, tapos puputulan, guguntingin yung may mga sira. Ganyan yung aming trabaho ngayon. Tulad nito, pinitas niyo pa pala ito. Ibig ko sabihin, pinitas niyo rin pala ito. Sobrang ano na ito, hindi na ito pwede. Pag ganyan. Tapos may mga nakadikit na dahon, ayan, may mga dahon na tira kasi sobrang hirap daw pitasin ngayon at sobrang kunat ng tanggalin sa puno. Sobrang kunat na niya, kaya nahirapan din tanggalin talaga yung mga sungot na yan, kaya meron pa rin siyang natitira ng mga ganyan. Minsan, may mga malinis naman na kaya hindi na
kailangan punasan. Pero minsan kasi may mga dumi, tulad ng, di ba nga po, last na itong pitas na to, kaya hindi na naalagaan, hinayaan na lang doon. Tapos putol na po yung puno niya. Hina-harvest na lang itong mga natira. Sayang kasi, tumawag yung kaibigan ng asawa ko sa kanya, sabi, may mga mapupula na daw na sili, sayang naman daw yun kung itatapon. Siyempre, totoo naman, sayang naman talaga. Pwede namang linisan lang ng konti, pwede to panggamit na lang namin to, hindi siya pambenta. Hayang din, di ba pa? Pwede itong panggamit na lang namin sa pagluluto. Dito naman sa Korea, laging ko naman sinasabi sa mga vlog ko na importante ang kutsugaru or chili pepper dito sa Korea. Sobrang importante. Kaya ayan, tulad nyan, magkikinjang kami, kailangan din namin ng sili. Baka pwede din namin itong magamit. Kaya nga sabi ko sa mga ano ko na vlog, pag may gustong mag-order sa inyo dahil kami ng sili, nagpapa-order din po kami. Ano, pagmasdan nyo po yung itsura ng mga sili, di ba? Makikita nyo din sa mga sili na to is tira na lang talaga siya kasi mostly yung mga kulay niya may mga ganyan, may ganyan, may green pa na hilaw na natira kasi hindi na siya totally hinog na hinog sa puno. Pinuto na lang din kasi yung puno na yun tapos nilinisan na yun, itatapon na yun. Ayan, so ayan po yung ginagawa namin ngayong araw dito sa bahay kasama si Papa at si Mama. So ayan po yung trabaho namin ngayong araw, kundi ang magpili ng mga sili at maglinis ng mga sili at magpunas. So yan po yung aming ginagawa ngayong araw. Diba? Hayang kasi, nanghihinayang din kami mag-asawa dito sa sili na to. Pwede na namin itong panggamit. May apat na plastic pang ayan, may apat na plastic pa kaming nilinisan. Yan yung pinitas sila mama din. May apat na plastic pa kaming dapat punasan. So, tatapusin namin to. Baka hindi din namin yan matapos ngayong araw kasi sobrang dami. At saka, dami nilang nakuha. Daming na-harvest nila mama. Sobrang dami nilang nakuha ng isang anong namita sila. 2 times yata kayo bumalik eh, no ma. 2 beses silang bumalik nung namimitas sila ng sili. Tahimik ng bahay namin. Ako lang ata yung maingay. Ako lang yung maingay dito. Sila mama sa kasi papa, tahimik lang. Tahimik lang silang dalaw lagi. Mga ganito oh. Sobrang pipis na pipis na. Ilalagay po natin sa tray yung sa tray tuloy. Yung mga natanggalan na ng sungot tsaka na punasan. So ilalagay natin dito sa nalagyan para ilalagay natin sa drying machine. Drying machine na yung pepper. So, ilagay buhos muna natin. Buhos na natin lahat dito. Tapos, ikakalat lang natin. Ayan. Kakalat lang po natin yung sili. Ayan. Ayusin natin ilagay. Tapos, ang gagawin natin next dito, pag nailagay na siya at nailapat na siya, gaano ba karaming nilalagay? Konting lang. Ayan. Siyempre, titignan-tignan pa rin natin ang mga para malinis naman. So, pagkatapos natin ilagay dito sa tray, ang gagawin naman po natin ay nalagay natin siya dito sa drying machine. Ito ang drying machine po namin. So, ipapatong ko siya dito. Ayan. Ganyan. And another one. Paano natin? Hindi. Ito po kami nagpapatuyo ng pepper. Ito po yung drying machine namin. Mamaya,
ilalagay po ng asawa ko yan kung matatapos namin ngayon o kaya bukas itong mga sili. Yan po yung patutuyuin ng asawa ko. Then, pag ano, isi-set niya yung timer or yung oras ang haba ng pagda-dry ng sili. So, ilagay natin ito. Isa. Okay. Ilagay na natin. Medyo may na-left pa na iba. Tignan niyo po ako ngayon, maglalaga naman tayo ng itlog. Gusto daw ni mama ng itlog na nilaga. Ha? Dilaw? Ay, yung pula? Ay, yung ano, blue? Dilaw? Dilaw? Dilaw pa. Dilaw, wala naman. Ay, wala tayong ganung ano, noodle. Walang noodle na ganun dito. Itlog. So, maglalaga po tayo ng itlog. Nagpapaluto si Papa ng noodles. Wala pala kaming noodles. Ha? Wala ka kaming noodles pa. Wala. Hindi pa nakabili ng noodles. Yan. Yan lang po yung trabaho namin ngayong araw. Ganyan-ganyan lang kami dito. Sobrang tahimik dito sa amin, ano, sa probinsya. Ganito ang buhay dito sa Korea. Sobrang tahimik lang. Talaga tayo ng itlog. Yan yung gusto ni Mama. So, ayan po yung aking mag-share ngayong araw sa inyo. At for today's vlog po. So, sana po nagustuhan ninyo. Alam niyo naman yung buhay ko dito sa Korea. Ganyan po. Ganyan umiikot talaga yung routine ng buhay ko sa araw-araw. Ganyan yung ginagawa ko. Minsan, mamimitas, may pitas. Pero ngayon pong araw, yan lang yung aming trabaho. Since patapos na po pala nga pala, gusto po palang i-explain sa inyo. Since napatapos na po yung aming farming season dito sa Korea, ngayon, ang baka po ang ma-share ko sa mga vlog ko is about sa mga travel-travel. Baka makapag-share din ako dyan kasama mga kaibigan. And syempre sa daily life na kasama ko yung mga anak ko, asawa ko, and daily lifestyle vlog. Parang ganun po. Ganun siguro. Yung ma-share ko po sa inyo or mga luto-luto, ganyan po muna yung ma-share ko sa inyo. Hanggat hindi pa po kami uli nag-i-start ng farming season. So, ayan lang po for today's video and for today's vlog. Sana po ay nagustuhan nyo yung ating vlog for today. And ito lang po ang ma-share ko sa inyo ngayong araw. So, lagi ko pong sinasabi, don't forget to click like and subscribe to my YouTube channel and click the bell button below. Bye! Thank you po for watching!